Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham, dahil dito siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat, ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kaniyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinawalang sala. Pinatawad na sa kasalanan. Hindi na itinuturing sa kanya ang kanyang kasalanan. Ito ay biyaya. Ito ay kaloob sa atin. Hindi ito nangyari dahil sa magaling, mabait o masipag tayo sa ating mga gawain. Ito'y binigay lang sa atin dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sa katuruang ito, tinukoy ni Pablo ang halimbawa ni Abraham at ni David. Si Abraham ang ama ng pananampalataya kasi malaki ang kanyang pananalig sa Diyos. Talagang sumunod siya sa Diyos at nagtiwala siya sa salita ng Diyos. Kaya nakasulat sa Bible, nanalig sa Diyos si Abraham dahil dito siya'y pinawalang sala ng Diyos. Hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil sa kanyang pananampalataya, kaya naging kalugod-lugod sa Diyos si Abraham. Dahil sa pananalig na ito, kaya siya gumawa. Sumunod siya sa Diyos. Iniwan niya ang kanyang lupain. Pumunta siya sa Kanaan. Inalay niya si Isaac. Ang gawang ito ay dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Kaya ang pananampalataya ay hindi lang pagtanggap sa Diyos. Ito ay pag-oo sa Kanya. At ang ating oo ay hindi nagiging mabisa kasi iniisip natin ito o sinasabi lang natin. Ito ay nagiging mabisa kasi ginawa natin ang ating oo. Ang isang halimbawa din ay si David. Sa mga salmo na kanyang kinompose, sinabi niya na ang ating kasalanan at ang ating pagsuway ay pinawi na ng Diyos, nilimot na ng Diyos. Mapalad tayo. Hindi natin binibili ang kaligtasan. Hindi ito sahod sa atin. Ang sahod ay nakukuha natin kasi tayo ay nagtrabaho, gumawa. Ito'y kabayaran sa atin. Hindi ganyan ang kaligtasan. Hindi ito bayad.
ito ay kaloob, ito ay regalo. Hindi tayo karapat-dapat dito, pero binigay sa atin kasi mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos ang unang naghakbang papunta sa atin. Siya ang unang nag-alok. Hindi natin ito hiningi. Ngayong natanggap na natin ang kapatawaran, magpasalamat tayo sa Diyos at isabuhay natin ito. Ito yung pananampalataya. Ang pagtanggap sa binigay ng Diyos at ang pagsasabuhay nito. Kaya ang tunay na faith ay hindi passive. Ito ay active faith. Active in receiving and active in living according to it. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.